your mercy. It is new every day. Thank you for your grace, taking me from shame. It is new every day. It is new every day. Forgiven and free. Forgiven and free. Your grace and your mercy, they set me free. Forgiven and free. Forgiven and free. My chains have been broken. Jesus set me free. Your love, thank you for your mercy. It is new every day. Thank you for your grace, taking me from shame. It is new every day. New every day. Forgiven and free. Forgiven and free. Your grace and your mercy, they set me free. Forgiven and free. Forgiven and free. My chains have been broken. Jesus set me free. Forgiven and free. Forgiven and free. Your grace and your mercy, they've set me free. Forgiven and free. Forgiven and free. My chains have been broken. Jesus set me free. How many times we're supposed to forget? Said not to count. How many times we're supposed to forget? Jesus said not to count. How many times we're supposed to forget? Jesus said not to count. Just forgive and be. Forgiven and free, forgiven and free. Your grace and your mercy, they have set me free. Forgiven and free, forgiven and free. My chains have been broken. Jesus set me free. Forgiven and free, forgiven and free. Your grace and your mercy, they have set me free. Forgiven and free, forgiven and free. My chains have been broken. Jesus set me free. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Welcome back po sa ating episode, Tinapay at Tubig ng Buhay. Nakakatuwa po, pangalawang linggo na po natin ngayon sa ating pagbo-broadcast live. Napakasarap na magpuri sa Diyos, mag-aral ng kanyang salita, at patuloy na makapagbigay ng mga salita ng Diyos para maging pag-asa natin sa araw-araw.
Ngayon po ay medyo kakaiba ang ating programa sapagkat tayo po ay nag-guest o mag-guest ng isang tao na ginagamit ng Diyos sa kanyang ubasan. At napakasarap na pagkakataon na matuklasan natin yung mga kamanghang-manghang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong patuloy na maalala natin yung salita ng Diyos sa John 6:35. Ano pong sabi doon? Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger." Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus o winika ni Jesus na siya raw po ang tinabay ng buhay. Ang sinumang lalapit sa kanya, kailanman ay hindi na magugutom. And whosoever believes in him shall never thirst. Ang sinumang daw pong naniniwala sa kanya ay hindi po mauuhaw kailanman. Kaya nga po, salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng programang katulad nito na pinamagatang pong tinapay at tubig ng buhay. Siya po ang tumagpo sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Isa po sa paborito kong talata sa Biblia, Ecclesiastes 3:11 o Mangaral, Kabanatang 3, talatang 11. Ang sabi po doon, "In His time, He makes all things beautiful and He puts eternity in the hearts of man." Sa tamang panahon daw po, gumagawa ang Diyos ng mabubuting mga bagay at inilalagay niya sa puso ng bawat tao ang kawalang hanggan. Kaya nga po, sabi ng mga psychologists, ang tao raw po na hindi po niya tinanggap ang Diyos, psychologist Christian po, ay merong vacuum sa puso niya until such time na ang Diyos lamang ang pwedeng pumuno nung guwang na yon. So we need God. Sabi po ni Christ sa kanyang salita sa John chapter 15, "Without me, you can do nothing." Kung wala daw po ang Panginoon, wala tayong magagawa. Alam niyo po, excited na excited ako sa ating magiging kasama ngayon dito sa studio. Sa buhay po niya, talagang napagpala po ako, no? Ito po ay isang star na dahil nag-guest na rin po siya sa mga kilalang Christian program. Ang tinutukoy ko po ay 700 Club. Ako po ay nag-guest na rin sa isang TV station. At dahil po sa isang batang artista, maraming beses din po akong nakita sa telebisyon at sa mga pelikula. At nagugulat na lamang po yung iba na bigla nila akong makikita sa TV na andun na pala ako, guest na pala ako. Kasi po, nabiyayaan tayo na magkaroon ng isang munting anghel na dumating sa church. Ako po ang naghandog sa kanya, sa Panginoon. At nakita ko po sa kanya, maliit pa lang siya, ang taas na ng pangarap niya. Ang sinasabi po niya nung at the age of 2, galing na niya mag-English . Pag tinatanong mo po siya nung mga 3 hanggang 4 na taon na gulang, pag tinanong mo siya ano yung pangarap niya, simple lang po yung sasabihin niya, "I wanna be rich, I wanna be famous, and I want to be a star." Yun po yung paulit-ulit niyang sinasabi. 2 taon niyang biligas yun, 5.5 years po. Nakuha siya bilang isang commercial model at ang kauna-unahan niyang sali sa commercial ay walang iba kundi si Bia Alonso. Yun po yung unang-una niyang commercial. Creme Dentsada. At pagkatapos po nun, tuloy-tuloy na po yung pagiging bida niya sa GMA 7. Dahil po pandemic pa, hindi pa po natin siya pwedeng mag-guest dahil ano pa po yun . Minor de edad pa. Kaya yung ating pong guest ngayon ay isang kilalang artista dahil na napalabas na rin po siya sa TV. At inahabol po siya ng mga ano noon ng mga reporter noon. So malalaman po natin kung ano yung talang buhay niya. Kaugnay po sa tinatalakay nating buhay o tinapay at tubig ng buhay, makikita po natin dito yung himala ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay. At mula po sa isang tao na wala ng kapag-asa, isang tao po na nagtangka, no? Not once, not twice, but thrice. Tama ba? No? 3 beses po siyang nagtangka, nakitli na ang kanyang buhay dahil talagang wala na po siyang pag-asa. Pero dumating ang Diyos sa buhay niya sa isang lugar na talagang
isang lugar na hindi mo makikitaan ng pag-asa, pero doon po ay dumating yung liwanag ng pag-asa kanyang buhay, at kung paano po siya bilago ng Panginoon ay makikita po natin mamaya. Pero bago ko po siya tawagin, samahan niyo po akong magbukas ng ating mga Biblia sa John chapter 14. John chapter 14 verses 12 to 14. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Sa English version ko po babasahin, John chapter 14 verses 12 to 14. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do. Sabi po sa susunod na talata, because I am going to the Father. Verse 13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in his Son. And last verse po, verse 14, if you ask me anything in my name, I will do it to you. Dito po ay napakaganda ng pangako ng Diyos, no? Sabi dito ng Panginoon, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay maniniwala sa akin, no? Sapagkat ako'y babalik na sa aking amang nasa langit, higit pa sa aking mga ginawa ang gagawin ninyo. At ang sino mang tumatawag o nanalangin sa aking pangalan, anuman ang kanyang hilingin, ay ipagkakaloob ko upang maluwalhati ang anak. At anumang hingin nyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko. I believe that we, as the children of God, can do great things for God. Maliwanag po yun sa Daniel chapter 11, verse 32. Those who know their God shall do exploit. Hindi lang po basta exploit eh. Shall do great exploit for His glory. Yung daw po mga nakakilala sa Diyos ay makakagawa ng mga kamanghamanghang mga bagay. So, yan po. Sabik na po akong makatabi siya. Tawagin na po natin. Pero may social distancing naman eh. Kuya Bal, mga ilang metro ba? Yan. Okay na ba yan? O yan. So, may social distancing po. So, tatawagin na natin yung ating guest star po. No? Talagang star na star po ito eh. Dahil ang dami pong humahabol sa kanya noon eh. Ang dami niyang fans. At bukod sa marami siyang fans, talagang hinanap siya ng isang TV station. Di na ho natin babanggitin eh. Dahil talagang naging palasak yung kanyang pangalan noong mga panahon yon. Okay po. So tawagin na po natin ang ating kamanggagawa. Isang tao na binago ng Diyos ang kanyang buhay, pinagpala, at nakatikim ng tinapay at tubig ng buhay. At ngayon po, isa ng bagong nilalang, tawagin po natin si Kuya Jenel Tupia Azilom. Ayan po, palakpakan naman mga kapatid! Yan. Hallelujah. Tama-tama po, suot po niya yung t-shirt sa ating unang awit eh, Forgiven and Free. Mahigit 2 taon na po yung kantang Forgiven and Free. Inawit po natin yan sa 35 years anniversary ng pag-ibig po. 35 years anniversary ng pag-ibig. So, composition po yon ng Pag-ibig United Worship at nirecord po sa Ucap, at ngayon po ay napapakinggan natin sa ating mga himpapawid. So, Kuya Jenel, welcome! So, peace ba? Ano muna, Pinoy pa, bating Pinoy, yan. Yan, bating Pinoy. So, narito po, we welcome natin si Kuya Jenel Azilom. At kukunan po na muna natin siya ng opening statement para siya po ba'y kinakabahan sa pag-guest na ito? O ano, pwede mo namang ibaba yung mukha ko para makita nila kung gaano kagagandang lalaki, Kuya Jenel. Okay lang po siguro kasi pa hindi mahalata na nanginginig ako. Ay, gano'n. Alam mo, yung unang 3 araw kung ano dito, talagang grabe, ninenervous ako. Lalo na yung unang araw na narito si Pastor Lori natin. Naku, grabe yung nervous ko. So, ubuti na lang yung susunod na 2 araw, wala si Pastor Lori, kaya medyo kahit pa paano, nawawala yung aking nervyos. At
ngayon po, excited ako na makausap ko kayo ngayon sa ating programa, Tinapag at Tubig ng Buhay. Amen. Okay, Jenel, welcome sa ating programa. Isang maligaya at mapagpalayang araw po sa bawat tagapakinig at tagasubaybay ng ating programa sa Ucap Radio. At syempre sa aking si Kuya Bal at saka kasama si kayo na, Kuya Yuan na, sa technical. Technical staff, salamat dahil naramdaman namin agad yung presensya ng Panginoon pagpasok pa lang. Tahimik na tahimik, parang tayo lang ang bisita sa building na to. Laki-laki ng building na to, pero ang alam ko, ito na lang ang radio station na narito sa building na to. At syempre, higit sa lahat, sa biyaya at habag ng Panginoon, haleluya. Nakakapag panerbiyos po pala talaga pag na para nasarap ka ng camera, lalo na alam mong marami nanonood. Pero dahil sa presensya ng Panginoon, pinapakalma niya yung loob ko. At nakakapagsabi ako talaga ng diretso na ang Diyos ay talaga nagbibigay ng sa ating topic na binuo natin po yung Bishop. At the same time, ninong ko rin po. Ayan, I'm proud to say na ninong ko po sa kasal. At ako po yung kauna-unahan niya at ang nahila niya rito. Sa biyaya po ng Panginoon, yun nga, akma-akma rin po sa akin itong tinapay at tubig ng buhay. Actually, Kuya Jenel, malaking bahagi mo kung bakit na conceptualize natin yung programa. Kasi dahil sa ministry, sa ating mga people deprived with liberty. Eh, di ba, ano ba yung ginagawa natin pag pumapasok tayo sa city jail? Nagdadala tayo ng? Mga tinapay. At? Hindi madalas. Lang kape. O, yung kape. Tinapay at kape. Meron tayong tawag doon, di ba? Ka-fellowship. Bakit ka-fellowship nga pala? Ayun. So, mamaya na natin pagkwentuhan yung buhay mo. Tanong mo na, bakit ka-fellowship ang tawag natin sa loob? Opo. Malaki po yung kaugnayan ng kape sa gawain ng Panginoon sa loob ng bilangguan. Kung di nyo po may tatanong, kasi ang bawat isang nakapiit sa lugar na yon ay uhaw na uhaw sa mga dalaw. At syempre, kung ano yung dala ng dalaw, ayun lang yung makakain nila at matitikman nila. At isa sa pinaka na kinasasabikan nilang matikman, ayun nga yung kape. Sa kape lang, masaya na po sila. At doon po nagsimula yung ating maliit na Bible study sa kape. Dahil sa kape, nagkaroon ng church. Ang loob ng Manila City Jail, tatlong church na po yung nananatili sa lugar na yon. Tatlong chapel, no? Oo, tatlong chapel na... Ang minimum na umaattend ay usually, 50. Usually, 50 pataas. Mm-hmm, pataas po yun, no? Eh, sa dami po ng nakukulong at nakukonfine sa lugar na yun, talagang no choice sila, kundi makinig at sumama. Salita ng Diyos. Opo. Okay, simulan natin na pag-usapan yung magiging personal tayo sa buhay mo. Ano bang nangyari? Paano kang napunta sa isang lugar na yun? At paano mo nakilala ang Panginoon, no? Siguro pag-usapan muna natin yung nakaraan bago nating pag-usapan kung paano ginawa ng Diyos o ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Opo, sige po. Susubukan ko pong baliktanawin yung masalimuot kong nakaraan. Pero ayun nga po, ang pinaka highlights po nito, hindi ko po ikukwento yung kung paano ako napasama. Ang pinaka-highlights po rito, kahit sa kabila ng kasamaan, meron pa rin pala nakahandang magandang plano ang Diyos para ako ay mapabuti. Wow. Ngayon sa hinaharap. At ayoko na pong lingunin eh, pero gusto ko nilang gamitin yung term na yung side mirror of life. Yun na. Ayoko na lingunin nun, pero dahil nga merong pagkakataon na kailangan mong alalahanin kung paano ka iniligtas ng Diyos, yun nga, yung side mirror ang ginagamit ko. Oo, di ba sa sakyan, kailangan may side mirror para safety ka. Safe ka pa rin. Ano? Habang umabante ka pa, paabante, at the same time, di ba, nakikita mo yung likuran mo na hindi ka mapapahamak. Yun. Mm. Napakalaga yun, di ba? Habang you're moving forward, kailan nakatingin ka rin sa nakaraan para hindi maging daan para mapahamak ka naman. Yung nga po eh. Katulad nung nangyari, kung alam niyo naman yung nangyari sa asawa ni Lot, di ba? Oo, nung lumingon, no? Huwag kang lilingon, pero lumingon eh. Don't look back, pambihira. Yun nga, kaya takot na akong ano eh. Usually po kasi, Bishop, kung aalalahanin ko talaga, isa-isa, kung papaano ako si... I'm sorry for the no, term, ha? Kung papaano ako sinalaula ni Satanas noong mga panahon na... Lalo nun na, sinalaula! Noong mga panahon na ako'y wala pa sa... ilalim ng biyaya niya. Talagang
siguro hindi mo maiisip na isang 12 years old makakagawa ng mga ganong klaseng gerimen. Kasi 12 years old po ako nagsimulang tikman yung mga bagay na... Grabe, at the age of 12. 12 years old, natikman mo na yung mga bagay na ano, na nagpasalaula ng buhay mo. Opo. Yung nakakapagparumi talaga. Oo. Yun nga, nagsimula yun sa malalim ng away o ng... Alam mong, paano ko ba masisimulang ikwento yung pamilya namin kasi doon nagsimula Bishop eh. Sa ilalim ng bubungan mismo namin, ng tahanan namin, nagsimula yung mga masasalimuot na bahagi ng aking buhay. Mismo sa loob ng tahanan namin. Okay, bago mo ipagpatuloy, kasi may mga bumati na agad dito sa atin. No? Si Elder Mel, si Kuya Bon. Tapos yung classmate ko kagabi, sigit ko lang, 2004, nung magkahiwa-hiwalay kami nung graduation sa Alliance Graduate School. Tapos after ng maraming mga taon, kagabi lang kami nagkita-kita sa isang malungkot na paraan pa dahil namatay yung kabats ng yung father ng kabats namin. So doon kami nagkita-kita sa puninarya. Malungkot yung sitwasyon, pero it was a great day dahil nagkaroon kami ng reunion eh. Ang sarap mabalikan. So, bumabati sila. They are watching right now. So, nakikinig po sila. So, maraming po salamat sa ating mahal na pastor. Ito po eh, tagapagturo to. Libilibo yung tinuturoan niya. Sa Pasay, yung church nila. Si Pastor Rosel, nagtalon. No? Thank you for watching our program or our program. Tinapay at Tubig ng Buhay. So, balikan natin, Kuya Jenel, yung ano, sabi mo, bata ka pa lang, no? Sinalaula ka na ng kaaway at naganap lahat yun sa loob mismo ng namin bubong ng bahay. Ano ba yung mga nangyaring yun? Bata po kasi na, bata pa kasi ang mga magulang ko na nagsimula sila sama sa tawag dito mag-live-in. Oh. Minor de edad pa po ang nanay ko. Siyempre, hindi pa wasto yung kanilang pag-iisip. Kaya nag-anak na sila nag-anak. Actually, siyam po kami. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Siyam? Parang konti ah. Kasi kami pito lang eh. Yung isa namatay pa, yung bunso namin lalaki. Kaya ako lang ang isang lalaki na... Supposed to be sampu pala. Opo. Hindi, siyam, na, siyam po. Ah, okay. Namatay lang yung isa. Yung pinaka-bunso namin. Kaya meron ka pang pitong kapatid na babae naman. Opo. Oh. Doon po, ramdam ko na yung stress kung paano maging tatay at kuya sa pitong babae, kung paano ko sila babantayan. Bakit tatay at kuya? Yun nga po. Sa murang edad, nasaksihan ko rin po kasi kung paano pagbuhatan ng kamay ng aking mga aking ina. Pala ang nagulo. Pang ano yan, pang maalala mo kaya, nako? Pang kaya magpakailanman. Kaya nga po, gusto kong gamitin yung side mirror kasi pag lumingon ako, baka balikan ko talaga eh. Gusto ko bumawi. Eh pero dahil nga nasa biyaya na tayo ng Panginoon, tinitingnan ko na lang siya as stepping stone. Wow. Para hindi na ako muling ano, masaktan sa nakaraan na yon. Kung mamarapatin nyo po, gusto ko pong simulan kung paano po nagsimulang pasukin ng kaaway yung buhay ko. Nagsimula po yon nga sa broken family. So yung palang ugat sa tahanan, ano? Pag tinignan nyo po, pag nagpupunta po kami ng iba't ibang bilangguan, ang pinaka-rason talaga kung bakit maraming minor de edad na nakukulong. Pag tinanong mo ang pamilya, wasak. Pamilya agad ang ugat. Opo. Tama naman. Kasi sabi nga ng ating kasabihan, family is the nucleus, no? Opo. Small unit of the society na andiyan po naka-anong estado eh. Pagka wasak ang tahanan, wasak ang lipunan. Kaya mahalaga na ang tahanan ay buo. Family first po talaga. Mm. At yan yung inuna ng Panginoon na itayo eh, na institusyon, ang institusyon ng pamilya. Na kung wasak yung pamilya, magkakaroon ng problema ang lipunan. Opo. Kasi yung wasak na pamilya, yun ang gagawa ng gulo sa lipunan. Opo. Okay? Medyo kailangan ko yata ng tubig para magpatuloy. Hallelujah. Sige po. Yun nga sige, po. Sige, pwede kang kumuha ng tubig. Kunin mo yung inumin. Sige po. Bismillah po. Ayan. Kasi ninenervous po si Kuya Jenel eh. First time niyang naharap sa radyo na TV pa. Sa ating programang Tinapay at Buhay. So ayan. Para sa kami may dalang mag.
Ayan, okay. Tuloy po ang kwentuhan namin ni Kuya Jenel kasi marami pong ginawa ang Diyos sa buhay niya at yun po ang ating... Meron lang po ba tayong ilang minuto? Magbibigay naman ng signal si Kuya, ano, si Kuya Bal eh. Pero don't worry, mahaba yung oras natin eh. Punto per punto, unahin muna natin kung... yun nga, naligaw ka, sinalaula ng kaaway ang yung buhay. Bahagi ng John 10:10, di ba? Unang bahagi. The thief cometh but to steal, kill, to kill, and destroy. So anong ginawang pang-destroy ng kaaway sa buhay yung, mo? Yan po yung unang-unang pangako na natikman ko. Kung ang Diyos may pangako, si Satanas may pangako rin sa una. Grabe yung pangako ni Satanas, ano? Yung nga po, yung manira mangwasak, at magnakaw. Pumatay. Pumatay pa. Yung tatlong pangako ni Satanas na yan, talaga naranasan ko. Kaya sabi ko sa inyo yung termino ko, sinalaula. Kasi sa murang edad po, naalala ko nung tuloy na naghiwalay ang magulang ko, grade 5 na po ako. Ah, bata pa. Opo, grade 5. Nung naghiwalay sila. Pero matagal na pa noon, nagtiis ang nanay ko. Kung maaari nga lang, ayoko na kwento kung paano siya gulpin, kung paano rin kami gulpin. Pero hindi talaga pwedeng hindi ano, mabanggit eh. Damay-damay? Opo. Gugulpin na yung nanay, pati mga anak pa. Naalala ko po yung walis ting-ting, nauubos yan sa akin. Ay, pasin na pausapin sa batas na bawsi. Opo. Violence against women and children. Eh, noon po yata, wala pang ganyan mga klaseng batas, kaya malaya yung tatay mo na lahat kami. Ay, di, kaya pala hindi nakulong ang tatay mo. Opo. Ha? Pero sa madaling sabi po, naging malaking aral sa akin yung hirap na yon. Kung bakit ngayon sa inaarap, mas naging matibay po ako. Yun nga po, nung nagsimula maghiwalay magulang ko, grade 5 pa lang ako, nangako ako sa sarili ko na hindi ko gagayahin ng tatay ko, paglaki ko. Parang commercial yan ah, narinig ko sa commercial. Paglaki ko, hindi mo gagayahin. Pero sa commercial, paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. So, sa iyo naman, baliktad. Baliktad. Ay, naalala ko nung kabataan ko, Kuya Jenel, ano? Alam mo, tatay ko, lahat ng ero nasa kanya eh. Babaero. Pare sila. Sabungero, sugalero. Nako, grabe. Yan din ang sinabi ko nung bata ako. Hindi ko gagayahin ng tatay ko. Yun nga po. Kaya lang, nasa dugo siguro namin, kahit na ayaw ko gayahin ng tatay ko, dahil wala nga Diyos na gumagabay. Mayroon, kasi pag magandang lalaki, ano? Walang Diyos na gumagabay, walang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano humakbang. Yun yung na, ayaw mo, yun ang nangyari. Yun po yung nangyari sa akin. Ayaw kong gayahin tatay ko. Dumating ang oras, ayaw ko sa gusto. Naranasan ko yung sinasabi. Mabaka kinain ko yung sinabi ko. imagine po, Bishop, grade 5 pa lang ako. Sabi ko, yung ating tumatak sa isip ko na ayaw kong gayahin yung ginagawa ng tatay ko paglaki ko. Nakita ko rin yung sarili ko kasi parang na-adapt ko rin kung paano niya gulpihin yung mga kapatid ko pag nagkakamali yung mga kapatid ko. Pinapalo ko rin yung mga kapatid ko. So, parang na-adapt mo, ano? Parang na-adapt ko. Kung ano yung nakikita mo, ginagaya mo na rin. Kaya yung mga kapatid ko nagkaroon din ng takot sa akin. Dahil binubugbog mo opo, rin sila. Opo. Kaya kala ko tama yung pagdidisiplina na ginagawa ko sa kanila para lang magkaroon sila ng takot sa akin. Sumunod sila. Kasi nga hiwalay na yung magulang ko, hindi ko alam kung paano siya didisiplinahin. Kaya akala ko, ayun lang yung pinaka-the best way na sumunod kayo is masaktan muna kayo sa akin. Pero sabi ng Ephesians chapter 6, bagamat igalang ang nanay at tatay dahil may kalakip na pangako sa verse 1, no? Opo. Giginawa ka, magtatagumpay ka, tahaba ng buhay. Pero pag binasa mo naman doon sa mga susunod na talata, huwag mo namang turuang magimagsik ang iyong mga anak sa iyo dahil sa sobrang pagmamalabis o paghigpit. So, ano nangyari? Buti tinag-time ng galit ang mga kapatid mo sa'yo. Yun nga po. Sa matagal na panahon, pinagtiisan din ako ng mga kapatid ko. Nung nakatikim na po ako ng iba't ibang klaseng bisyo, doon naman ako napahiwalay na sa kanila. Nung nakulong na ako. Teka. Kasi, kabataan mo pero opo. Nakulong ka na. Mga anong edad yun? Sa sobrang kagipitan po, imagine niyo po, pinilit kong lumaban ng parehas. Ginagawa ko bago ako pumasok ng school, nagkakaruwas ako para may pambaon ako. Para sipag naman pala, working student. Nagkakaruwas ako sa madaling araw. Minsan, pag wala akong hugas, ginagawa ko, nagbebenta ako ng dyaryo o kaya basahan. Yung mga takatak boys dati, pinasok ko yan sa murang edad. Maganda naman kasi ako nung elementary at high school, working student na rin ako. Nagtitinda ako ng dyaryo. Sibuyas, kamatis, bawang sa palengke, pagkatapos gabi, balot. Masama, hindi naman masama yun. Opo. Kaya nga lang po, sa sobrang
pait na dinadanas namin dahil wala na nga kaming ano, tatay na maaaring magbuhay sa amin. Kaya nagkaroon ako ng ibang sideline. Kasi kulang na kulang po eh. Dahil marami kayong magkakapatid. Marami kayong magkakapatid. At isa pa yung nanay ko, pada uuwi ako ng bahay, iyak na lang lagi sa salubong sa akin kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Muntik nang mawala sa katinoan ng magulang ko. Dahil hindi niya alam kung paano kami bubuhayin. Wala naman, no? Walo kayo na bubuhayin. Saan niya kukunin yun? No? Yun nga po, yung unang solusyon na naisip na nanay ko, isa-isa kami ipamigay sa mga tiyahin namin, mga tiyuhin namin. Kaya, nung bago ako makulong, nakita ko kung paano kami nag-iwahiwalay. Doon pa lang tumatak na sa isip ko na ang buhay talaga sa mundo. Sabi ko, total, wagad dumami na dumaming pasakit na dala-dala ko, hinanakit, sama ng loob. Nadagdagan pa? Nadagdagan pa. Kaya mga sa, anong taong ka nung makulong? 13 years old po. 13 years old? No, ako napakabata. 6 na buwan po akong, ano, walang dalaw. Hindi, walang idea yung magulang ko kung saan ako hanapin o na, kung nasalvage na ba ako. Teenager, kasi opo. 13. Kasi ang alam nila na mga edad kong ganun, marami na akong mga nakakasamang mga halang din ng bituka. Bitukan. Sa kanila ka natuto. Sa kanila. Kaya sa murang edad, alam ko na kung paano magbukas ng sakyan. Ayun po unang-una naging kaso ko. O naalala ko nga, no, ilang beses tayong naiwan natin yung susi ng ni Exceed sa L300 van. Aba, nagugulat ako, nabubuksan mo. Ang galing mo. Nabubuksan mo yung sasakyan natin sa church kahit naiwan mo yung susi sa loob. Pero sa totoo lang po, may maganda rin naidulot sa akin yung 6 na buwan na yun nung ako'y nakakulong. Habang nakakulong po ako, sabi ko po sa inyo, doon ako gumraduate ng elementary. Wow! Nag-take ako ng pep test. Sa loob yan ng ano, ng boys town ba? Ano po, kung tawagin po siya ngayon is MYRC, Manila Youth Reception Center. Ah. Diyan po sa Mailoton. Ang alam ko lang kasi doon sa ano eh, sa dating naayon ng Pilipino, boys town, doon dinadala yung mga batang mga ano, pasaway at napapariwara sa buhay. Doon pa lang man po talagang sabi ko. So gumraduate ka ng? Elementary, dahil sa pagkakakulong mo ngayon. Oh. Doon, pero naman palang mabuting nangyari yung sa pagkakakulong mo dahil gumraduate ka ng elementary. Yun nga po, kaya lang, sabi ko nga po, dahil walang gabay at patubay ng salita ng Diyos, akala ko yung pangarap ko na mag-aral ako ng mabuti kasi nung lumaya po ako, automatic, nag-enroll ako sa Manila High, tinanggap agad ako at imagine. So 6 months ka, tapos nag-aral ka uli ng high school. At sa sobrang kasibigan ko mag-aral, unang-unang enroll ko, first year, nag-press honor po ako. Wow, grabe, talented. Talagang. Magaling na magbukas ng sasakyan pagkatapos first honor pa sa high school, ha? Nung natikman ko po yung ganong klaseng parangal, sabi ko, kaya ko naman pala eh. Kaya lang, yun nga, dahil walang gabay at matubay yung salita ng Diyos, pag-uwi ako ng bahay, nararamdaman ko talaga yung bigat ng problema, na inahanap ko yung mga kapatid ko, wala na kasi nga, iwahiwalay na kami. So masakit yun, masakit, diba? Talagang, kapatid mo, tapos nagkanya-kanya na ng pinaampon? Kasi ina-imagine ko po tuwing hapon, pag matutulog sila, pinapatulog ko sa isang kumot, pag nilatag ko yun. Lahat sila kukumutan? Lahat sila, sa isang kumot, kasya sila doon sa pito. Ngayon, sa isang kumot, ako na. Oo nga, mahirap yun. Isa-isa, opo. Saka ikaw naghahanap yung mga kapatid mo pagka magdadapit hapon na, isa-isa mong inuuwi sa bahay. Yun nga po, ang sabi ko, kaya ko naman pala, sabi ko, pagsusumikapan ko na lang mag-aral. Pagbubutihin ko yung pag-aaral. Kahit na pumapasok ako minsan, kape lang ang baong ko. Kaya nga, hindi ko makalimutan yung kape sa buhay ko eh. Kasi kapelos yun, no? Sa loob ng ating mga, ano, opo. Mga piitan, no? Ano yung kape? Paiksiin ko na lang po. Sige, sige. Sa loob ng ilang panahon, ilang taon na pag-aaral ko, hindi ko po naikwento kung bakit ako na-kick out na nung elementary ako eh. Yun din yung dalihan, pangalawang beses na makikick out ako. Parang yung history, repeat itself, opo. Ha? Puro sangkot lagi yung away, yung trouble. Kasi ako sumbungan ng ano eh, makaklase ko eh. Na barkada. Opo, ako sumbungan, ako ng takbuhan. Ayun yung naging dahilan kung bakit hindi ako nakagraduate ng high school. O matapang ka talaga eh. Matipulo yung katawan mo eh. Sa madaling sabi yun, na-kick out ako sa Manila High. Third year pa lang ako. Teka, malapit dito. Manila, opo. High. Manila High School. Diyan lang po sa City Hall. Halap lang po ng Manila, oo, City Hall. Manila City Hall. Hindi ko na natapos dahil nga halos lahat yata ng mga tambay dun sa Intramuros. Ako lang ang inaabangan palagi pag uuwi na.
Grabe, dahil lahat sila gusto makaganti sa akin. Simula noon, hindi na ako nag-aaral. Sabi ko, papasukin ko na lang yung alam kong mabilis na paraan. At isa sa mga paboritong-paborito kong pinanonood. Ah? Okay po. Masarap pagkwentuhan, pero magbe-break muna tayo, Kaya Jenel. At tayo makakarinig muli ng mga awitin. Mga magagandang awitin, makalangit na awitin na may mga dalang inspirasyon. So pakinggan po natin yung tama-tama to sa buhay mo eh. Ang title ng ating mapapakinggan ay inawit ni Moses Ako, isang Nigerian, ang Lifted Up at Panginoon ng Buhay Ko by STCDBO Worship. So diyan lang po kayo, babalik kami, magkita-kita tayo uli sa radyo na TV pa. If I be lifted up, lifted up, I will draw all men to me. If I be lifted up, lifted up, I will draw all men to me. For you are lifted up right now. You're pulling us closer.
ng sakit. Pagyakap mo'y aking pahinga sa kawalan ng pag-asa. Tukon mo sa'yo magtiwala sa tulog ng pagkukulang. Ikaw ay kasapatan, may makahigit ba sa'yo?
Welcome back mga ka-broadcast. Alam niyo po, magandang kwentuhan kaya lang hindi pwedeng isa-isahin natin dahil tiyak po kulang tong oras na to, no, Kuya Jenel. Kaya medyo shortcut na lang po natin ng basta yung mga highlights kung paano ka tinagpo ng Panginoon, saan nangyari at paano nangarap ang mga bagay na yon. Malaki-malaki po yung kinalaman ng bilangguan kung paano ako kinatagpo ng Diyos. Kasi imagine, sa loob ng bilangguan, nakagraduate ako ng elementary. At pangalawang pagkakaroon, taon na nakulong ako ulit, nakagraduate naman ako ng high school. Kaya lang, hindi na sa kursong gusto ko, kundi sa kursong gusto na ng Diyos. Ang gusto ko kasi criminology. Ayun po yung pinaka-course ko eh. Kaya lang, iba yung criminality yung... criminality yung nagawa mo, hindi talagang matindi yung subject mo yun. Instead na criminology, criminality ang nagawa mo. Pero yun nga, sa panahon na yun, nung ako'y... Nahinto po ako sa kwento ko yung third year na na-kick out ako. Yun, yung may nangyari, di ba? Dahil may nangyari. Yun, simula nung tumatak sa isipan ko, nung di na ako makakapag-aral, sabi ko... Kinarin mo na. Opo, total bata pa naman ako. Ito yung prinsipyo ko noon eh. Kaya talagang halos sukdulan yung kasama na naranasan ko. Kasi paboritong-paborito ko laging pinanonood. Yung mga pelikula nila Robin Padilla, nila Philip Salvador. Ang bad boy. Di ba, ang laging bida yung mga sindikato. Oo. Sabi ko noon, hindi ka naman bumuo ng sindikato. Yun, ayun po yung pangarap ko eh. Gusto kong maging leader ng sindikato. Ayun yung pangarap ko. Kasi sabi ko noon, habang bata pa ako, total mamamatay din naman ako. Gusto ko lahat gawin ko na. Kasi pag namatay ako, sabi ko, hindi ko na nagawa yung gusto hindi ko, sayang. Magagawa, no? Opo, sayang. Kaya sabi ko, habang bata pa ako, ma-experience ko na lahat. Kilala mo na ba si Boy Bonos nung panahon yun? Hindi po. Hindi pa naman. Iba yung panahon niya eh. Yun, yung mga panahon na yun, sabi ko. Kasi si Pastor Boy Bonos, di ba? Bumuo siya ng dalawang sindikato eh, di ba? Yung Stribugang at saka Mahirap pong alalahanin yung mga ginawa din nun. Pero sa akin naman po, yun, pagkatapos ko magkaroon ng kaso ng bukas kotse nung elementary ako, itong high school na-upgrade. Wow! Na-upgrade ha? Na-upgrade pala yung bukas kotse? Ano naman? Depende sa baka mga... aeroplano naman. Hindi kaya. Depende sa mga nakakasama ko kung ano yung lakad nila. Yun din yung ginagawa kong lakad. Kasi akala ko, pag-upgrade ka to, yung kanta natin kanina, lifted up eh. Upgrade na. Ang binubuksan mo naman, aeroplano. Ang pinakamalala po na naging kaso ko, ayoko na sabihin yung pangalan ng network. Oo, wag na. Kasi nasa Ucap tayo eh. Bawal. Maraming naghahanap sa akin, maraming naghahabol. Hindi dahil gusto magpa-interview, kundi hindi dahil gusto kumuha ng autograph, kundi dahil gusto nga nila na matapos na yung kasama na nagawa ko. Oh, mabigat talaga yun. Yung lugar po namin, nagkaroon ng red spot. Ibig sabihin yung lugar na yun, kaya uminit dahil sa akin. Kasi halos lahat, gabi-gabi, may kumpleyo na nagsusumbong sa barangay namin. Dahil sa mga nagagawa. Dahil sa mga, naging tambayan ko po kasi yung stoplight eh. Sa stoplight kapag... Kapag gumagawa ng mga modus. Ayoko na pong ulit-ulitin pero pinaka-worst talaga na nagawa kong kaso. Hindi yung huling-huling pagkakakulong ko, kundi yung meron akong isang teacher, Bishop eh. Oh. Teacher po siya. Bukod pa rin sa sinasabi kong network, magkasunod sila eh, yung teacher. Dalawa yung... Opo. Oh. Yung teacher na to, nakita ko talaga yung laman ng bag niya. Kung gaano niya kailangan na kailangan yung mga nawala sa kanya. Huling-huli kong binulat-lat, una muna mga listahan ng resibo ng mga pinamili niya. Tapos bandang uli, mga reseta na. Kaya pala siya... namimili ng mga alas, pambenta niya. Kasi pinag-aralan ko eh, may mga pangangailangan siyang gamot. Eh wala pa akong conviction eh. Hindi ko pa alam. Wala kang budi noon, ano? Wala maitim, pa akong... maitim ang budi. Napagkamalang ko pong silver yung mga white gold. Alam niyo po, sinanla ko lang sa mga standby, yung mga white gold, na mga murang halaga. Ang mahal-mahal ng white gold, ha? Dahil daw marunong tumingin ng mga alas. Sabi ko, may number, mukhang silver to. Sige, sinasanla ko na ng 200, 500. Hanggang isang kahuli-hulihan, nagkaroon ako ng curiosity kasi may bato. Sabi ko, patingin ko nga sa sanlaan kung totoo yung bato. Ang purpose ko lang para ipatingin yung bato. Hindi para ipatingin yung... Alahas. Nung nakita niyang totoo yung bato, sabi ko, magkano po yung pinakamababang sanla? Pinakamababa nito, mga 10,000.
naalala ko ang daming malalaking bato ng mga sinala ko sa mga tambay. Ako nga nagsusugal sa pambira. Di nung naasala kayo, sabi ko, pambira, tubusin ko isa-isa, di ko na nakuha. Dahil nagtago na yung pinagsanglaan mo. Wala na, nasunog na rin nila. Kasi lakad ko nun, mang-snatch ako, mang-hold up ako, one day millionaire eh. Kinabukasan, ubos agad yun. Kasi nga, alam mo, maraming beses ako na-hold up. Hindi kaya isa ka dun sa mga nang-hold up sa akin. Alam niyo po, Bishop, sa totoo lang, sukan-suka ako pag naaalala ko yung huwag na nating alalahanin mga kasamaan. Ginawa ni Satana sa buhay mo. Alalahanin natin yung ginawa ng Diyos. Yun. Ito na po, ikakat ko na po yung mga ginawa kong kasamaan. Pinaka, kung gano'ng kalaki yung pangako ni Satanas sa John 10:10, may kasunod po sa John 10:10b. Ako'y naparito pang magbigay ng buhay, ganap at kasiya-siya. Hinati ko lang po, yung John 10:10b, yung kalahati po kasi ng yugto ng buhay ko, 27 years old na ako nakatagpo ng Panginoon. So yung from 1 to 27 years, wala akong kwento maganda, kundi puro pangit. Puro mess, no? Puro mess. Pero ngayon, but God, turn your mess into your message. Opo. Yung kalahati ng yugto ko na napunta sa kadiliman, ngayon talagang masasabi ko na yung John 10:10b na ang pangako ng Panginoon na siya ay naparito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Alam ko po, saksi po kayo, Bishop, bukas po ang libro ko sa mga tao na kasama ko na talagang kahit minsan hindi ako pinagkulang ng Diyos simula nung ipinaunawa niya sa akin kung gano'n niya ba ako pinatawad. Ito po, sort ko. Forgiven. At kung gano'n niya rin po ako pinalaya. Sabi po sa Colossians 1:14, pinaka-paborito ko pong verse to. Sa pamamagitan daw po ng anak, ay nga po walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Kaya tayo nakatanggap ng kapatawaran at ang kasunod ay kalayaan. Amen. At baliwanag yung sinabi ni Jesus, if the Son free you, you are free indeed. Now, paano ka pinalaya ng Panginoon? Opo. Sa madilim na talikalaan ng iyong buhay. Siguro, yung iba, magtataka, bakit ko sasabihin na sa loob ng bilangguan ako nakaranas ng tunay na kalayaan? Medyo malalim po. Kasi yung kulungan talaga na tinutukoy ko, hindi yung bilangguan na gawa sa rehas na bakal, kundi ito pong bilangguan na gawa sa rehas ng laman. Yan yung paborito kong punchline mo eh. Rehas na gawa sa laman, hindi sa bakal. Hindi po sa bakal. Kasi sa bakal, madali lang makalaya. Pag may pera ka, may pampiyansa ka, kahit gano'ng kabigat yung kaso mo. Magaling ka magbukas kotse gang, so pwede mo rin buksan yung kulungan. Opo, pwede akong tumakas doon. Pero sa rest na gawa ng laman, hindi ka makakatakas dito. Hindi ka makakapagpiansa. Isa lang po yung sinisiguro ko kung bakit ako naka-experience ng tunay na kalayaan. Mm-hmm. Sa loob ng rest na bakal, kundi dahil sa biyaya na tinapos ng gawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Malakas po yung kumpiyansa ng isang bilanggo na siya'y nakalaya sa kasalanan. Kapag nakita niya yung sarili niya talaga, doon sa kasamaan na ginagawa niya na, ngayon ay iba na yung ginagawa niya. Nakawa niya po, Bishop? Sa tagal natin na pagpupunta sa mga bilangguan, madalas pagka may tinatanong ako na ginawa nilang gano'n, una-una walang umaamin eh. Opo, wala. Pero sa'yo, parang opo, kakaiba ata. Opo, siyempre. Meron kang kaso. Opo. Yung mga panahon nasa loob ako ng presinto, kasi almost, di ko alam, 3 months yata. 3 months ako tumagal sa presinto. Wala ako sa katinoan. Ang barangay po namin, dahil nga sabi ko, sinalaulan ni Satanas yung buhay ko, to make the long story short, hindi ko na po sasabihin kung ilang, kung ano yung dahilan kung bakit ako 3 beses nagpakamatay. Mm-hmm. Yun nga. Ano yung klaseng pagpapakamatay? Unang ginawa kong attempt na pagpapakamatay, sinaksa ko ng tinidor, yung sakit, ng kuryente. Yung kuryente, kinuryente. Parang si kuryente boy ka, ha? Anong nangyari lang po, nagkislapan yung mga bumbilya sa amin, nagputukan yung mga... Pero ikaw? Wala, nakiliti lang ako. Matindi kiliti yun, ha? Kasi nga, wala na po ako sa katinoan eh. Halos kalahati ng pagkaunawa ko, puro hallucination na eh. Imagination na eh, yung reality, tinakasang ko na. So yung una, nagtangka kang saksakin yung sakit. Hindi pangalawa? Na, hindi nagtangka. Ginawa ko po talaga. At talagang ginawa mo? At tinagtangka? Talagang ginawa mo pala, no? Pangalawa po, yung medicine box. Kasi may medicine box dun sa amin, sa lola ko. Punong-puno lagi ng gamot yun. Kasi nagme-maintenance ng... May aklak mo lahat ng gamot. Isang garapon. Isang garapon. Siyempre, ay, grabe, sobrang, ha? Sobrang taas na siguro ng dosage ko sa drugs. Mataas na yung neutralesa ko sa drugs. Hindi pa ako na-overdose. Mm-hmm. Naglaway lang ako. Kinabukasan, pagising ko, normal na naman ako. Matindi, ha?
At yung pinaka-worst, yun yung behind Bicol Bishop. Ayun na. Naikwento ko po sa inyo. Nagtangka kang pasagasa sa train. Madaling araw kasi ang biyaheng Bicol sa amin, madaling araw lang siya lumalabas siguro. O kasi San Andres, di ba? Nandiyan yung biyahe. Wala pa pong istasyon na San Andres noong mga panahon na yun. Talagang pag dumaan ang biyaheng Bicol doon, hindi ito. Express talaga. Opo. Sinalubong ko po yun. Dahil sa pagkakataon na yung madaling araw, alam ko po na malapit na kasi yung headlight ng train. Naramdaman ko na yung init eh. Meron lang isang tinig na narinig ko na ang sabi, ang lalim ng boses, talagang kala mo galing sa ilalim ng lupa. Sumigaw, sabi niya ganun, huy, magpapakamatay ka na ba talaga? Nung lumingon po ako, hindi ko alam kung ako yung nalipat o yung train yung nalipat. Parang hirap imaginein. Pero talagang dama mo na yung init ng train. Dama ko na yung headlight. Mm-hmm. Parang ganito, yung spotlight natin. O, yung spotlight natin ng ganyan. Kasi bago po ako humakbang sa Riles, yung bahay namin medyo malapit lang sa Riles eh. Niyakap ko na yung nanay ko. Inalikan ko na sa noo yung stepfather ko, yung mga kapatid ko sa labas. Niyakap ko na at binulungan ko na napatawarin yung kuya nyo. Magpaalam ka paalam na. Na ako sa kanila. Kaya bago ko... Ultimo adios. Opo. Kaya nga, alam ko yung paghakbang ko sa loob ng Riles. Mm-hmm. Alam ko na yun na yung dead end ko. Yun na yung huling kwento ko. To make the long story short nyo nga po, nagising na lang ako sa presinto. Wala so, na ako. Wala ka nang alam sa nangyari. Wala na ako. Kinuwento na lang nila sa akin na tumakbo ako ng kubutubad sa highway. Kinuwento na lang nila sa akin na ang dami ko raw ginawang mga karumal-dumal na hindi kayang gawin ng isang matinong tao. Pampelikula pala talaga yung pangyayari sa'yo. Opo. Ultimo yung pinakasigang tao sa amin daw. Inamon ko ng suntukan, binugbog ko daw siga sa amin. Talagang wala na. Grabe, ang tapang mo pala ng mga panahon yun. Ang pinagpipilian po ng chairman namin kung saan ako dadalhin, kung sa mental hospital o sa rehab. Kasi mga panahon na yun, puso pa ang rehab eh. Pero hindi ka pinuntad sa dalawang yun? Hindi. Doon ako dinala ng Lord sa pamamaraan niya, hindi sa pamamaraan ng magulang ko, ng chairman. Kasi sa loob naman ng City Jail Bishop, halo-halo ang tao. Yun so nga, nadala ka sa kulungan, nadala hindi ako sa rehabilitation opo. At hindi sa mental hospital. At yun nga po, habang nasa loob ako ng presinto ng mga panahon na yun, nire-recall ko po yung mga nangyari kung paano ako napunta ron. Biglang mayroong isang mga ngaral na pumasok. Ayun na. Yun ito na po. Yung turning point ng opo. Buhay mo. Hindi ko po akalain na sa loob ng bilangguan, doon ko maiintindihan ko ano yung ibig sabihin ng kalayaan. Kaya nga po, sa madaling sabi, pag pag-uusapan natin salitang kalayaan, napakalalim po sa akin yan. Kasi matagal na panahon ko pong na-experience kung paano talagang alipinin. Ni Satanas. Ayun lang naman po yung pinakamahirap na bilangguan na ginagalawan ng tao sa buong sanlibutan. Hindi yung mapunta ka sa loob ng piitan na gawa sa resta bakal. Yung ikaw mismo sa sarili mong pagkatao, naaalipin ka ng gawa ng kasalanan sa pamamagitan ng udyok ng laman. Di ba? Halimbawa. Maliwanag na sinabi ni Pablo yan sa opo, Romans. No? Sa Romans. Pag sinabi ng laman mo na nagigiyang ka, yung term ng mga adik eh. Pag nagigiyang ka, ibig sabihin na nagkakaroon ng urge yung katawan mo na oo. Hanapin yung usok. Kahit sa anong paraan gagawin mo siya. Magnakaw ka, pumatay ka, masama, opo, para lang makapag-makabili ng droga. Ng droga. Yun yung hindi kaya kontrolin ng tao sa sagana ng sarili niyang kakayanan. Doon po ako pinalaya ng Panginoon. Praise God, di ba? Di ba merong sinabi si Pablo kung ano yung ayaw niyang gawin, yung nagagawa niya, at yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Ayun nga po. Sa so, anong nangyari nung merong isang mangaral na pumunta doon sa kulugan? Meron po siyang isang talata na binanggit na umagaw ng atensyon ko. Para pong isang matagal ng pundidong bumbila sa ulo, sa isipan ko, biglang bumukas in an instant. Parang nagliwanag. Biglang nagliwanag dahil sa sinabi niyang yon. Ano yung talatang opo, yun kung naalala mo pa? Siyempre, ito po yung life verse ko eh. Bishop yan. Dito po nagsimula yung kaunawaan ko patungkol sa salitan ginawa ng Panginoon. Ang sabi niya gano'n, habang nangangaral siya, tinuro niya ako eh, kasi nasa ang higaan ko sa tabi ng kubeta eh. Kasi bawal ako tabihan nung nasa loob ako ng presinto. Pag tinabihan mo ako, may paglalagyan ka sa akin. Kasi nga sinusumpong ako palagi. Yung nga eh, no? Balot ka ng kapangyarihan ng dilib eh. Iba-ibang espiritu yung kasama ko nung napunta ako ron. Yung Legion, Bishop, kung maalala mo yung kwento nung Gergesen yung inaalihan. Sa Book of Luke, Gospel of Luke. Kung sa kanya, Legion, pulutong, sa akin, batalyon. Marami yun, batalyon ah. Talagang, hindi pwedeng di ako iinom nung pampagamot na pampakalma. Pampakalma. Kasi nagwawala ako palagi. Pero nung narinig ko, simula nung narinig ko yung talatang yun. Nakalma ka.
Opo, siya yung pinakauna-kauna-unahang salita ng Diyos na napakinggan ko. Na kahit tulog ako, napapakinggan ko. Alam niyo po, Bishop, ang masamang espiritu po kasi na umalipin sa akin, ginamit niya yung bulong. Yung may bumubulong lagi sa akin kahit... Saan? Kaliwa, kanan? Lahat ng... No? Isipin ko lahat ng taong nasa paligid ko, akala ko ako yung pinag-uusapan. Kasi may bumubulong sa akin na, oh, talikuran mo na lahat. Kaya ako nagkatipapamatay dahil doon sa bumubulong. Dahil sa bulong na yun. Delikado nga yung mga at salamat sa Panginoon. Tama yung sabi ng awit, huwag kang manalig sa bulong-bulungan. In an instant, ito na po, babanggitin ko na po. Ang sabi niya sa 1.8.32. Ayun! Yan. John 8.32. Epo. Sabi niya gano'n, habang nangangaral siya, tinuro niya ako, nasa tabi ako ng kubeta. Mm-hmm. Buyon, kung tawagin yun yung termin ng bilangguan. Eh. Sa loob, oo. Sabi niya gano'n, ikaw, makikilala mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Alam niyo ito, alam niyo po, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa matagal na panahon na init na init ako sa loob ng bilangguan. First time mong parang naligo. First time kong parang ano natutok sa aircon na ganito kalamig. Siksika kasi kanina pa tayo gumigilaw dito. Lamig ng ating studio. Tapos si Kuya Balo, nalalamigan na rin. Alam niyo ba, Bishop, unti-unti, nakita ko na lang yung sarili ko na lumuluha. Kasi ang naging tanong sa akin nung mga ngaral, grabe yun, ha? Makikilala ko rin yung katotohanan at yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa'yo. Kaya nagkaroon ako ng question mark habang nangangaral siya. Sabi ko, oo nga, no. Ano na lang nga ba yung natitirang totoo sa pagkatao ko? Minsan sa mga nakapaligid sa atin, tanongin mo sila kung ano yung totoo na natitira sa pagkatao nila. Hindi nila kayang sagutin ng diretsyo. Hindi nila alam kung ano yung totoo sa pagkatao nila. Bakit? Dahil pag pinag-aralan mo yung katotohanan na tinutukoy sa buong chapter na yon, sa buong dyan, isa lang po yung tinutukoy na katotohanan. Ito'y po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Okay. Nasa Amen. Teksto natin yun eh. John 14:6. Jesus Amen. Is the way, the truth, and the life. Opo. And no one comes to the Father except through Amen. Him. So meaning, hindi ko pa po alam yung Biblia no, nung una ko narinig. Basta yun lang. John 8:32 lang ang narinig mo. Pagkatapos yung banggitin yun, umalis. Hindi tinapos. Kusang ko ba mahanap yung kung paano ba gagamitin yung salitang yun? Alam nyo, nagkaroon po ng... May iniwan siyang question mark sa isip ko. Nagabi-gabi na lang kahit na ang himbing-himbing ng tulog ko sa kalagitnaan ng gabi. Parang bumubulong pa rin yun, yung talatang yun. Napalitan yung bulong ko na negative, naging positive dahil dun sa word na yun. Kaya simula nun, hindi na ako sinusumpong. Laging yung preacher, yung iniwan ng preacher na talata. So hindi ka na pinapakalma kasi kalmado ka na. Op, hindi na ako nagwawala, hindi na ako naghahanap ng away. Kasi dumami yung tawag dito, yung poklat. Ano bang term nito? Poklat. Poklat ko sa ulo. Dahil sa loob ng presinto, lagi akong binubugbog, pinagtutulungan ako kasi pa nagwawala nga ako. Hindi ka kayang pigilin. Hindi ako kayang pigilin. Kaya dahil sa salitang yon, pumaya pa yung presinto dahil sa salita na yon. Wala nang... Grabing power yun, ano? Hindi na po ako nagtitake ng gamot na pampakalma. Kasi every time natutulog ako, naalimpungatan ako, naririnig ko yung preacher na yun yung lagi yung sinasabi. Simula noon, hinahanap ko, sabi ko, saan ko ba makikita yung salitang yun? Hindi ko alam na sa Biblia. Kaya nung napunta po ako sa Manila City Jail, pagkatapos noon, narinig ko siya ulit. Kaya lang, sa ibang ano na preacher na, hindi na yon. Hindi na yung dating nangaral. Ang dami pong iba-ibang mga ngaral na pumapasok doon. Kaya, pinalalim ng Panginoon yung pagkakaunawa ko sa salita niya patungkol sa katotohanan. Yun nga po, hanggat hindi dumadating ang Panginoong Hesus sa buhay ng isang tao, wala rin pong tunay na kalayaan na darating sa buhay. Tama ka doon, no? Kasi ang tunay na kalayaan nanggagaling lang o nagmumula lang sa Panginoon. Amen. Katulad ng binanggit natin talata kanina, if the Son free you, you are free indeed. Kapag ang Diyos, ang anak ng Diyos na nagpalaya sa'yo, ikay ganap na malaya. Tsaka alam niyo po, Bishop, wala nang masasarap pa sa pagiging isang tunay na malaya. Ang Amen. Panalangin ko po, nung nasa Manila City Jail pa ako, huwag muna akong palayain. Bakit? Yung iba gusto lumaya eh. Madalas yung prayer request na inaabot sa akin. Pastor, Bishop, panalangin niyo po ako na lumaya. Ikaw, iba. Opo. Ayaw mo pang lumaya. Bakit? Kasi ang nararamdaman ko sa sarili ko na hindi ko pa kaya eh. Yung iba kasi ang panalangin nung mga kasama ko, palayain niyo na ako kasi hindi ko na kaya. Ako po baligtad. Lord, huwag mo akong palayain kasi hindi ko pa kaya. Hindi mo pa kayang mamungay sa labas. Opo. Hindi ko pa kayang humarap sa laban. Hindi ko pa kayang humarap sa katotohanan. Habang naandoon ako, unti-unti, pinalalaki ng Panginoon yung salita niya patungkol sa katotohanan. Ayun nga po, dahil nga po, nagkaroon ako ng sariling Biblia doon. Almost 4 years po ako naglagay doon, kaya 4 years cross yung pinatapos sa akin ng Lord.
At ito rin kurso tinapos mo. Opo. Hindi criminality, hindi Bachelor of Criminology, kundi Bachelor in Theology. Yeah. Wow. Ikaw pala ngayon ay isa ng theologians, no? Kaya bachelor in theology. Kaya dalawang beses pa ako gumraduate sa bilangguan eh. Nung elementary, gumraduate ako. Elementary, tapos yung nung sa... nung high school. Kaya lang ibang kurso na. Bachelor in theology. Praise the Lord, no? Alam ko, marami pa tayong opo pagkikwentuhan, no? Pero makikita natin doon na bigyan ko lang ng pansin yung sinabi mo kanina. Sabi mo kanina, hindi mo pa kayang mabuhay sa labas. Totoo naman yun eh. Kasi yun lang ang gusto ng Diyos na marinig sa atin eh. Yung hindi natin kaya. Si Pablo nga, di ba, tatlong beses niyang hiningi sa Diyos na alisin sa kanya yung turn of the plus. Opo. Pero sabi ng Lord sa kanya, my grace is sufficient for thee. No? Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Amen. No? At ang gusto ko po rin, sinabi niya na kung kailan siya mahina, doon siya malakas. Malakas. Tama. No? Kasi talagang biyaya lang opo ng Diyos yan. Eh, no? Dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo na makasalanan na dapat parusahan, hindi opo niya tayo pinarusahan. At dahil sa sustisya ng Diyos, yung puot niya na parusa para sa atin, pinasan ng kanyang anak. Kaya tinanggap natin yung grace ng Lord na tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, according amen to second as Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, mm-hmm, but through the grace of God by faith in the Lord Jesus amen Christ. So yun yung natamumong kalayaan sa Panginoon. Ngayon, yung susunod na portion, ano nangyari? Doon ako excited eh. Nung dati mong buhay, lahat ng yung gusto mong maging criminology na matapos, ang nangyari, criminality, pero lumaya ka sa biyaya ng Diyos, ano ngayon naging opo pagbabago sa buhay mo? Yun malaki naman, po. I-highlight natin yun. Nag-iba po yung plano. Ang plano ko po kasi noon, paglaya ko, gusto kong patayin yung tatay ko. Opo. Meron ka palang pagiganti sa puso. Although, nakakaunawa na ako ng salita ng Diyos, hindi pa rin nawawala yung kirot pag naaalala ko yung ginawa ng tatay ko sa amin. Kaya siguro, hindi nayaan ng Lord na makalaya ako ng maaga. Kasi 2007 up to 2011, Apat na taon. Mm-hmm. Sa 2011, ng buwan ng December, doon ako talaga kinatagpo ng Diyos. Yung paghahanda na ginagawa niya sa akin. Kasi pag nasa piling ka talaga ng presensya ng Diyos, hindi ka maiinip kahit nasa loob ka pa ng ano eh, ng dungeon eh. Hindi ka maiinip. Kahit nasa loob ka ng Bartolina, hindi ka maiinip kapag presensya ng Diyos yung kasama mo. Totoo 'yan, no? Kasi ang isang lugar kahit gaano kapangit, opo, pwedeng maging paraiso kapag amen andun yung presensya ng Diyos. Alam niyo po Bishop, yung apat na taon na pamamalagi ko, hindi ko nararamdaman na apat na taon, para lang apat na araw o apat na linggo lang sa akin. Basta nasa presence niya. Opo. Pogi points 'yan. Presence of God inside. Alam niyo po Bishop, isang gabi noon, nagulat na lang ako alas 12 eksakto eh. Mm-hmm. Kung anong araw ako nahuli, yun din yung araw na pinalaya ko. February 28 ako nahuli. Nang nahuli ka. February 28 din ako pinalaya. Eksakto alas 12. So eksakto 4 years course 2000. Tinapos mo talaga yung 2007 ng February 28 at 2011 ng February 28 din ako lumaya. Grabe, eksakto, no? At alam niyo po, Bishop, talagang kung walang himalaan Diyos, hindi ko po masasabi ngayon sa kinauupuan ko na yung salitang kalayaan ay magpasa hanggang ngayon, ay hindi ko kayang, hindi ko nararanasan. Yung pakiramdam na bagong laya, Bishop, hindi po inalis ng Diyos sa akin yun. Hanggang ngayon, habang sa tuwing every time na magbabahagi ako ng naranasang kalayaan sa Panginoon, kung paano ko tinawagan ng laya, kasi ganun yung pakiramdam sa loob ng bilangguan. Pag may tinawag, inannounce sa loob ng dorm, Jenel Asilom, tawag ka na sa record, laya ka na, palakpakan yung mga tao. Talagang may, may appreciation. Opo. Ngayon, every time na hahayo ako, magpapayag ako ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang bilangguan, kung ano yung pakiramdam na tinawag ako ng Lord sa bilangguan, ganun din yung pakiramdam ko every time na hahayo ako. Parang tinatawag ulit yung pangalan ko sa loob na, Brother Jenel, laya ka na. Yun po. Alam nga, nagtataka nga rin ng maraming tao, bakit, tinatanong nila ako, bakit gustong-gusto ko rin mag-minister sa jail. Kasi di rin nila alam, walang, kukunti lang yung nakakaalam, maliban lang kayo ng mga malalapit sa akin, na
ako man ay nakulong din. Opo. Kaya lang pagkakaiba ko sa inyo, kayo inaabumuno kayo ng ano eh, ng mga taon eh. Ako opo, dalawang araw lang, no? Sa NBI, no? Opo, sa NBI 'yon. Pero mabigat yung kaso ko, no? Ang kaso ko robbery with conspiracy. Mm-hmm. At ang naging piyansa ko noon 250,000. Kaya naman ako nagkaroon ng puso kasi nakita ko sa sarili ko na wala akong kasalanan, pero na warrant of arrest, na issue na ako ng warrant of arrest, at nakulong na dalawang araw. Kung hindi pa ako pinansahan, hindi pa ako makakalaya. Pero hindi doon nagtapos eh. 5 years ako nakipagbuno sa hukuman. Nagbabayad ng abogado para lang mapawalan sala. At nung mapawalan sala ako, doon ako nagkaroon ng burden sa mga taong nasa loob. Amen. Kaya, may purpose po talaga eh. No? Yun na. Doon na talaga. Doon na tayo nagkakilala eh. No? Nung nasa... galing na kayo sa loob, tapos opo, lumaya, tapos yun, magkakasama na tayo sa gawain opo ng Diyos. So, eto na. So, tingnan natin kung anong mga pagbabago opo nangyari. Ano ba yung mga magagandang ginawa ng Lord sa buhay mo? Alam niyo po, Bishop, nung sa totoo lang, nung tinawagan ako ng laya, parang ayaw kong lumabas ng gate. Kasi, parang, yung pakiramdam na parang na-out of place ka sa mundo. Kasi alam ng espiritu ko ng mga panahon na hindi na ako taga mundo, hindi na ako taga rito. Wow. Parang maganda yan ha. Pero bago natin yan pahabain, eh makikinig muna tayo. Amen. Sa last part, bibigyan natin ng diin yan. Hallelujah. No? Sa ating pong pagbabalik. Pero pakinggan muna natin ang dalawang awit ulit. Dalawang awit na mapapakinggan natin mula sa ating mga Christian artists. Ang una ay Liwanag by Jesse Renato at Lakbay by The Bushfire. Diyan lang po kayo. Babalik po tayong uli para sa ating kabroadcast. Kahit hinaharap ko'y di malinaw, langit ang tanging tanaw. Kahit hindi na sumikat ang araw, liwanag ko'y ikaw. Walang hinding sa mga tala o guhit ng palad ang huhugi sa buhay ko. Handog mo ay higit pa sa kapalaran. Ito ay kinabukasan, lubos pa sa inasam ko. Ano man ang mangyari, salita mo'y magsisilbi. Liwanag ko, liwanag ko. Matilim ang bukas, siguradong aking lantas. Na liwanag mo, liwanag mo. Subukin man ang pananalig ko, kaluluwa'y tiwasay sa'yo. Mabuting mga ito,
Liwanag ko
bukas, wala ng oras, wala ng bukas, sira na ang landas. Mula kabukas, wala ng oras, wala ng bukas. Welcome po ulit mga ka-broadcast. Alam ko po, medyo excited po kayo na patuloy ng pakinggan yung mga testimony ng ating mahal na kapatid na si Kuya Jenel. Kaya lang po, hindi natin pwedeng kunin lahat eh. Kasi yung oras po natin, eh, kahit hindi po tayo magmadali, lilipas at lilipas din yung oras. So medyo i-highlight na natin yung mga nangyari na magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Kasi kanina po, yung mga ginawa ng kaaway eh. Pero ngayon, nakita natin na dahil sa liwanag ng Diyos, ang kanyang buhay po ay unti-unting na bago. Katulad ng mga napakinggan nating kanta, no? Yung liwanag. No? At sa kanyang paglalakbay ngayon, marami pong nangyayari. No? Dati po, nung unang makita ko to, parang ano lang eh, yung t-shirt niya, napaka-ordinaryo. Mm-hmm. Tapos naglalakad, tapos biglang kita ko nagbabike, tapos sumunod, nakamotor na, tapos nakakotse na. Paano kaya nangyari yon? So doon naman po po-focus yung susunod na mga bahagi na ikikwento sa atin ni Kuya Jenel. Ano ba yung nangyari at ginawa ng Diyos sa buhay mo? Bakit biglang nabago eh? Mga magandang bagay na yung nangyari. Sa totoo lang po, Bishop, nahihiya po ako ikwento yung pagdating sa mga material na patotoo. Kasi parang nagiging mayabang ako pag kinuwento ko. Pero usually, alam naman po natin na wala naman tayong dapat talagang ipagmayabang kundi yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen, amen. Yun po yung gusto kong i-highlights. Noong unang araw po ng kalayaan ko, sinabi ko po, madaling araw ako tinawagan ng laya. Wala po akong planong umuwi sa amin na San Andres kasi alam ko, nahahalos lahat ng tungso nandoon. Madali ako makakabalik na naman sa dati kong buhay. Sa dati mong kalagayan. Yun po yung unang kong panalangin sa Diyos. Kung alam mong babalik ako, Lord, sa dati kong buhay o sa dati kong ginagawang masama, mas maganda pa na huwag mo na lang ako patagalin sa laya. Balik mo na lang ako agad sa city jail. Alam niyo, unang araw sa laya na tulog. Kasi mas sigurado ka sa loob. Opo. Hindi makakagawa ng ano. Opo. Kasi ang kinatatakutan ko po talaga, nakaramdam ako ng takot noon. Hindi dahil baka may gumawa sa akin masama. Ang kinakatakutan ko, baka ako yung makagawa ng masama. Di ba, usually ang mindset ng tao, ganun eh. Kaya siya takot lumabas ng gabi kasi baka may gumawa na masama sa kanya. Pero ikaw, iba. Ako, takot ka sa sarili kasi baka ko. Ikaw makagawa ng masama. Makagawa na masama. Doon ko po nasubukan yung salita ng Diyos. Na ang sabi niyo po kanina, if the sun sets you free, you are free indeed. Ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Doon ko naranasan. Yung unang-unang nag-alok sa akin ng mga bagay na ayaw ko. Alam niyo naman po yung mga bagay na ayaw ko na eh. Yung ABS-CBN. Ano yan? Kasi wala na yung ABS-CBN ngayon. Kaya, alak yun, ano? Alak? Alak.
babae, sugal, cabaret bar, narcotics. Kompleto. Kaya po nawala yung ABS-CBN siguro eh. Dahil ay, ayaw ko sa ABS-CBN eh. Kaya lang ibang meaning. Pero walang sabong ha. Opo. Sugal. Sugal lang. Alak, babae, sugal, cabaret bar, and narcotics. Narcotics. Yung pinakamatindi. Alam niyo po, sa totoo lang, kung sa gana ng akin lang, hindi ko kayang tanggihin yung mga bagay na gusto ng laman. Pero yung nga po, dahil may pinangako ang Panginoon, kapag anak, kapag ang anak mismo ang nagpalaya sa'yo, alam niyo yung kiliti ng mundo, masarap. Kaya lang, pag naranasan po natin yung kiliti na dulot ng Diyos, hindi may ipagpapalit yung kiliti ng mundo. Amen. Sa totoo lang po, halos lahat na nag-alok sa akin ng mga bagay na ayaw ko, ang panalangin ko, Lord, kung paano mo po ako kinatagpo, iparanas mo ni sa kanya, ipinaranas mo sa akin kung paano ko nakalaya sa bagay na yan. Alam nyo, bibilang lang ako na isang linggo. Halos lahat ng mga naging kajaming ko noon, mga naging kasabayan ko sa paggawa ng kasamaan, nagugulat ako pag pupunta ako ng Manila City Jail. Sila na yung nakikita ko, sila na yung dinadalaw ko. Kasi, tinutupad ng Diyos, ang lakas talaga ng kapangyarihan ng declaration. Hindi ka na nila madadala. No? Hindi nila ako mayaya, kaya sabi ko, Lord, paranas mo sa kanila yung pinaranas mo sa akin kalayaan. Kaya nagugulat ako isang linggo. Sama-sama na sila sa loob ng bilangguan yung mga nag-alok sa akin. Natagpuan kita sa ano eh, sa bahala na gamin, opo. No? At alam niyo po, yun nga, yung unang araw ko sa labas, wala akong ibang dalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung alam mo babalik ako sa dati kong buhay, huwag mo na lang akong patagalin sa labas. Ibalik mo na lang ako sa Manila City Jail. Umiyak po ako sa loob ng jeep. Kasi yun po yung unang araw na natulog ako sa jeep nung pag-alaya ako. Sabi ko, Lord, dito sa loob ng jeep, maingay, malamok, mausok, madilim, mabaho. Sabi ko, hindi ako tatagal ng ganito. Buti pa sa Manila City Jail. Sabi ko, meron ako... Bakit buti na? May masarap na tulugan? May makapal akong kutsyon. Ba? Meron akong portable DVD. May cellphone akong naawakan. O, di ba bawal ang cellphone sa loob ng jail? Ang lakas nyo, ha? Noong mga panahon na yun, ang Manila City Jail, parang Las Vegas. Maluwag na maluwag pa. Parang kwento ng Muntinlupa yan. Little Las Vegas, yung Manila City. Diyan ba, meron ding tilapia, bangus. Meron, madami. Aba, pambihira. Kaya doon pala mga tilapia at bangus na yan? Kaya lahat ng alok sa akin sa laya, sa loob pa lang inalok na sa akin eh. Kaya sa, hindi ka na madadala, no? Kaya nga po eh, yung kapangyarihan talaga ng Diyos na magpalaya sa isang taong alipin ng laman, isa yung pinakasusi talaga eh. Yung nga, matuklasan mo yung katotohanan. Amen. At alam niyo po mga kapatid, to cut the long story short, natulog ako sa jeep, kinatagpo ako ng Diyos, habang nananalangin ako sa loob ng jeep, sa dinami-dami na nakaparada ng jeep doon, siguro mga parkingan kasi yun ng mga jeep eh, ng mga PUJ. Sa dinami-dami ng jeep na nandoon, nagulat ako, iisang jeep yung sinakyan namin ng pinsang ko, habang nananalangin ako, talagang basa-basa ng luha yung ano ko, yung bag ko na unan. Kasi yung bag ko, dala-dala ko ginawa kong unan. Sabi ko, Panginoon, balik mo na lang ako. Para akong Israelita na lumalabas sa wilderness. Mm-hmm. Ang sabi ng mga Israelita sa loob ng wilderness, bumalik na lang sila sa Egypt. Kasi sa Egypt. Pero ikaw? Ako, sa Manila City Jail. Yun ang Egypt ko eh. Doon, di ba, sabi nila, masarap. May mga sibuyas silang kinakain. Isamantala sa hindi lang ilang. Sibuyas, no? Sa loob ng ilang, wala silang makakain. Mana. At alam niyo po, habang nananalangin ako, biglang umakyat yung pinsang ko, nakilala niya ako eh. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, kalalaya ko lang eh. Alam niyo po, sa kakamadali niya nakuhaanin yung mga gamit ko para dalhin ako sa bahay nila, pagkakuha niya ng mga gamit ko, kasi wala akong ibang dinalang gamit nung lumaya ako. Bag lang. Ang laman ng mga bag ko, Bible, mga hangouts, mga booklet, mga outline ko na ginawa noon. At meron akong isang pencil case doon na... Ginawa kong pencil case yung Pringles. Pagkakuha niya sa bago, nalaglag yung pencil case ko na Pringles. Doon nalaglag yung lumang calling card. Yun po. Oh, may calling card na nalaglag. Doon nalaglag yung calling card, nakita ko lumang-luma na. Biglang parang may nag-strike sa akin na naalala ko na ito yung nga pala yung pastor na nagsabi na kapag lumaya ako, puntahan ko siya, tutulungan niya daw ako maghanap buhay, magbagong buhay. At alam niyo po, Dahil sa calling card na yon, doon na naging makulay yung buhay ko sa malayang lipunan. Wow. Sabi ko, ito yung numero na sa talambuhay ko hindi ko makakalimutan. Landline eh, wala, di pa uso ang ano noon eh, mga touch screen cellphone. Mobile, wala pang mga mobile. Sakto-sakto yung laman ng bulsa ko, 10 piso na lang eh.
Pangtawag sa telepono. Pangtawag, 5 piso yung pangulog. Yung 5 piso pambili ko ng tao pagising ko. Yung 5 piso pambili ko na pangtawag ko. Sabi ko, Lord, abang nananalangin ako. Pag ito unang dial ko pa lang tumama, ibig sabihin dito mo ako nililin. Opo, dito mo ako dadali sa pastor na to. Ang problema nga lang, nung tinignan ko yung calling card, nakita ko 48436 tapos blank blank na, burado. Burado na yung huling dalawang numero. Sa dalawang numero yung bura, sabi ko. Wala naman siguro imposible sa Panginoon eh. Kapag hiningi ko sa kanya, ibibigay niya. Sabi ko, pag tumama, yung unang dial ko sa kanya ako pupunta. Pag hindi tumama, magdi-discarte na ako ng akin. Kasi andaan na akong ulit, ano eh. Umarap sa mundo eh. Mag-sidecar ako. Ayun na iniisip ko mga anak buhay eh. Magkakarwas ulit ako. Yun lang na naiisip ko na para pumarehas. Yun nga, unang dial ko, 48436. Pinaisip sa akin ng Lord, dalawang bilog yan. Mag-isip ka ng dalawang bilog. Yun nga, 8 tsaka 0, naisip kong may dalawang bilog. 48436, kinambang o 80. Alam niyo po. At sumama naman. Unang dial ko, ang sabi ng sekretary, hello? Sino to? Sabi ko, si Brother Jenel po ito. Ako po yung pinapapunta dito ni Pastor. Sabi niya, paglaya ko, puntaan ko daw po siya. Ah, oh, ikaw ba yun? Matagal ka na niyang inaantay. Alam niyo po. Naman. Sino yung pastor na yun? Siguro. Magiging malaki ba ang kaugnayan ng pastor na yun sa buhay mo? Siya po lang naman ngayon yung tsuhi ng aking may bahay. Wow. Opo. Pastor po siya. Siya ata ang pamangkin niya po. Yung pala. Doon ka pa dinala sa iyong ano, love of your, magiging love of your life. Wala po talaga imposible kapag nakikinig ka sa gabay ng salita ng Panginoon. At syempre, kung ang banal na espiritu ay nagkakaintindihan kayo, kahit na anong hirap, God will make a way, di ba? Sabi niyang ganon. Yung mga lugar na akala ko na magiging parusa para sa akin, naging pagpapala po. Habang binabalik talawan ko yung mga pangyayaring yun, noong unang araw natulog ako sa jeep, dumating yung oras na nakita ko, natutulog ako sa 10th floor. Alam niyo po, Bishop, kondo. Sa kondo. Oh, grabe. Oh, at simula noon, sabi ko, Panginoon, dati natulog ako sa jeep noong unang laya ko. Ngayon, bakit ako nandito? Pinakita sa akin ng Panginoon kung saan niya ako gagamitin talaga. Yun nga, ang lapit ng Manila City Jail sa amin. Dito lang, sa may, ano lang, SM Manila, yung condo. Kasi yung binigay sa akin ng Lord na tahanan, harap lang ng SM Manila eh. Harap lang ng City Hall. At yung katabi, Manila City Jail na. Kaya every time na may ministry, talagang sabi ko, hindi ako maliligaw. Pinakita sa akin ng Lord, siyempre, yung pangungusap ng Panginoon palagi, lagi merong kakibat na kanyang na salita. Mm. Yun nga, yung John 8:32, napakalaki ng kahulugan nito sa buhay ko. Wala akong ibang pinangangaral na katotohanan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Tulad ganun, sabi mo kanina, dinala ka doon sa pastor. Opo. Na kung saan nakatagpo mo yung love of your life. Opo. No? Ako yung mapala dahil ako yung napili yung kayo ay... Opo. Ako yung mag-officiate na inyong kasal. Amen. Pwede bang sabihin mo sino yung babaeng yun? Amen. Ayun. Kasi yung malaking yun blessing yung babaeng yun sa buhay mo eh. Binigyan po ako ng ano eh, ng 4M. Yan. Yung aking may bahay, 4M. Ano yung M na yun? Hindi po yung matandang mayaman na madaling mamatay. Ay, pambira. Akala ko yun na yun eh. Kaya ba't nagkaroon ka ng kotse? Ba't nagkaroon ka ng mga... Alam niyo po sa Panginoon, talaga, wala, sabi niyo, paborito niyong verse, Bishop. Even lion... Lack of... Yeah. Psalm 34, verse 10. Even young lion suffer lack and hunger. But those who seek God will never lack of good thing. At sabi rin po ni Haring David, pumuti na lang yung buhok niya, pero wala siya nakitang anak lingkod ng Diyos, Diyos na naging kahos, o naging hampas lupa, o naging dukha. Yun po, pinatunayan sa akin ng Diyos na kapag ikaw, inuuna mo yung kanyang kaharian at katuwiran, at lahat ng bagay ay talagang pawang idadagdag niya. Amen. Sa totoo lang, yung blessing po ang bumubuntot sa akin. Hindi ako yung bumubuntot sa blessing. Philippians 4:19, no? Kapag, my God shall supply all my needs. Kapag binabalik-tanawan ko nga po kung paano ako kinatagpo ng Diyos sa loob ng jeep sa pamamagitan ng lumang calling card. Mm-hmm. Kasi, kung hindi ko na-chambahan yun, kung, siguro, pangit naman yung word na chamba eh. Kasi dalawang numero, wala pong chamba sa Panginoon. God's will talaga yun. Talagang si Lord ang nagbigay sa inyo yung numerong yun. Alam niyo po, ngayon po meron na akong dalawang anak sa kanya. Wow. Dalawang babae. At napakaganda. Interesado kami doon sa 4M. Ayun. Sabi mo, hindi matandang, mayamang, madaling mamatay. Unang-unang M. Mm-hmm. M. Mabuti. Ah, mabuti. Pangalawa? Mabuting may bahay. Mabuting may bahay. Tapos? Pang-apat yung manager. Pinakamasarap pakinggan. Talagang M yun eh. Opo. Yung pangako po siya. Ano, babanggitin ba natin yung banko? Siguro
M din kasi siya, siya yung pangapat kasi na M. Kasi M din yan eh. Mary Ann, ang pangalan niya, yan. Yun. Mabuting may bahay manager, si Mary Ann. Yun, yun po yung apat na M ni Kuya Jenel. Ano? As sabi po ng salita ng Diyos, di ba? Yung mabuting may bahay, ang Diyos ang may bigay. No. Oh, maganda yan. No? Sabi ng Lord, kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng mabuting may bahay, opo. Pabor yun. Opo. Pabor ng Diyos yun. Alam niyo po, ang pinaka... may pagmamalaki ko talaga na ginagawa sa akin ng Diyos ngayon. Mm-hmm. Hindi dahil sa meron akong may bahay na manager. Sumusuporta sa akin, hindi po. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nung nagkakilala po ko nang nagkakilala po kami ng aking may bahay, isa lamang po siyang call center agent. Marami po siyang desisyon na talagang well-guided kami ng Holy Spirit. Lagi niyang sinasangguni. Kasi nagpipray kayo. Opo. Eh? Lagi niyang sinasangguni sa akin na ito yung gusto niyang gawin. Gusto niya pang mag-aral. Alam niyo po ba, dalawang beses siyang nag-take ng bar exam na bumagsak siya. Talagang nakita ko yung downside part ng buhay niya na talagang sabi ko. Pero in-encourage. In-encourage siya. Ko po. Talagang sabi ko, may plano sa atin ng Lord. Mas maganda pa dyan yung pwedeng kalabasan kapag nagpatuloy ka. Ayun na. Sa madaling sabi, supervisor, una... Nakachamba siguro sa biyaya talaga ng Panginoon. Wala talagang chamba eh. Walang chamba kay Lord eh, di ba? Nasa ano yan eh? Nasa biyaya ng Opo. Diyos, sa grasya ng Diyos. Alam niyo po, talagang inaalin niya. Sa loob lamang ng ilang natin. Sa loob lamang po ng ilang taon doon sa pinagkatrabaho niya ngayon, ang bilis ng promotion eh. Nagulat ako. Yun nga. Maliwanag, sabi ng Psalm, promotion cometh not from the east, Opo. Nor from the west, nor from the south, but from the Lord. At pagkatapos siyang itaas ng Lord, nakita ko po talaga ng gusto. Binabalansi ng Panginoong Diyos yung buhay namin mag-asawa. Kung siya kumikita sa sanlibutan, ako kumikita ko sa kaharian. Praise God. Yung pagkita ko sa kaharian, sahod nun sa langit na eh, di ba? Amen. andun yung ano natin eh. Andun yung ATM natin eh. At sa maniwala po kayo sa hindi, during lockdown, nagdiriwang po kami sa loob ng tahanan namin. Hindi kami nakaramdam ng anumang mga takot. Bagamat, nandoon talaga yung bahagi na ng pagpapamilya, yung mga problema eh. Pero lagi nananaig talaga. Walang iba kundi yung pangako at biyaya ng Panginoon na tayo ay hindi niya pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Pero mula sa condo, nalipat ka sa isang Opo. Magandang subdivision. Opo. Ano? Andito po ako sa ano, BF Homes. Ano yun? Biyanan Family Homes. Biyanan Family Homes. Biruan lang po namin yun sa church, Biyanan Family Opo. Homes. Kasi yung isa po namin elder, saka Teresa sa bahay ng biyanan niya. Pero talaga si Kuya Jenel, literally BF Homes talaga. Opo. Sa Las Piñas, di ba? Opo. Yung, imagine Bishop, yung mga bahay na pinagpuntahan namin, wala kaming binabayaran na upa. Ang binabayaran lang namin, siguro, yung pansarili namin konsumo, tubig, kuryente. Yun na lang yung binabayaran? Opo, kahit sa condo, yun lang po yung binabayaran namin. At simula nung lalipat kami sa VF, ganun din. At sa kapangyarihan po talaga ng Panginoon, darating ang oras, bibigyan niya rin kami talaga ng matatawag na sariling amin. Amen, amen. Para naalala ko yung sa akin. Ah. Opo, nako. Ilang taon akong nangungupahan, tapos until such time na bago ako umalis. Saksi po ako, Bishop. Inihatid ng Lord sa isang tahanan na wala nang bayad ngayon. Purinan Diyos. Hallelujah. Gate pa lang po, Bishop. Pag pupunta ako sa inyo, nabibless na ako. Gate pa lang. Nagulat ako ha. Merong isang tao na hinanap yung address ng bahay. Tapos, dilocate sa Google. Uy, tsura ng bahay. Ganito yun, yung mga bato-bato na ganyan. Kitang-kita, pati yung gate na stainless, kitang-kita sa Google. For almost 20 years po, Bishop, no? Bago ay nagkaroon kasi, sabi ko kay Lord noon, yung isishare ko yun mamaya sa ano na, ano bang hingin mo talaga, paniwalaan mo, mangyayari yung mga dakilang bagay. Eh. Hiningi ko sa Lord na sa ikawalong lipat namin, hindi na kami lilipat, yun na yung magiging tahanan namin. And thank God, pangwalo yun. Amen. Natira kami ng Caingin, Quezon City, nalipat kami ng Malabon, tapos nalipat kami ng Marikina, from Marikina to Project 7, from Project 7, another Project 7, pang-anim, nalipat uli kami sa isang lugar pa, tapos pang-pito yung Santa Mesa. After ng Santa Mesa, yun na. No? Pang-walo, sakto. Pang-walo. Nalipat kami at doon na nga hindi na kami nagbabayad ng upa. Yun po yung isa sa nagpalakas ng loob ko eh. Nung nakita ko kung gaano ginawa ng Diyos sa inyo, sabi ko, parehas lang naman kami ni Bishop ng Diyos ha. Di ba? Kasi si Kuya Jenel po pala, siya talaga ang kasama ko, sparring partner ko sa ministry.
ano kami, tandem kami. Riding in tandem. Riding in tandem. Kahit saan kami pumunta, talagang dala namin yung motor sa Mission, sa Bisaya, sa Baler. Magkasama kami, dala-dala niya yung kotse niya. Si Lawin, no? Maraming Amen. Malaking Grabe. Bahagi ni Lawin sa ating mga misyon. Sa mga kursada, lalo na po sa jail. Alam mo, may kwento ka lang po. Dati, takot na takot akong pumunta sa jail. Pero hindi lang po si Kuya Jenel lang kasama Amen. Natin sa ministry. Marami na po tayo. So pag ako po'y lumalabas na, hindi na po ako takot para ang presidente na may presidential guard. Amen. Eh, marami po sila. Siyang mahigit yan eh, na papaikot sa'yo. Pag pumasok ka sa loob ng city jail, ay parang may mga presidential guard ka. Eh, lalaki ho ng mga katawan na yan. Naalala ko nung makita kayo ni Manny Pacquiao, di ba? Nagpatotoo kayo sa Las Piñas. Krusada niya po yun eh, sa Krusada Las Piñas. Krusada ni Manny Pacquiao, no? Tapos ano yung sinabi ni Manny Pacquiao? Yun nga po, willing din siyang tumulong. Pero may sinabi siya nung magbiminsahe na, na di na ako dapat magbinsahe kasi... Ano na eh, sulit na. Ang baga, closing prayer na sana. Kasi si Pastor Boy yung kasunod niya nagsalita eh. Siya yung nagpatotoo din about sa amin. Kasi si Pastor Boy Bonus, galing din siyang bilangguan. At total, nabanggit niyo na rin po yung mga kasama natin. Shout out na rin sa inyo, mga kapatid. Ay, alak tuloy, andito sila. Yan, si Milante. Oo, ang dami nilang nakikinig si... dito. Mga tagay Spain, ang dami-dami. Cavite, oh, yung mga kasama natin. Si Mayores, nanonood, no? Isa-isayin ko na rin po siguro, Bishop, yung mga kasama natin na aktibo ngayon sige, sa Jane yan, Ministry. Sa Jane Ministry. Bago po matapos yung ating ano bahagian ng biyaya ng Diyos, kaya po nagiging matatag din yung loob ko na magpatuloy. May mga dinadagdag lagi ang Diyos sa amin. Halos taon-taon may mga dinadagdag ang Diyos sa atin na pag lumaya, nakakasama rin natin sa paghayo sa iba't ibang bahagi ng presinto ng provincial jail. Ibin din dito sa loob ng ano ng maximum medium may mga kasama rin tayo diyan. Nakapag-minister din tayo sa Muntinlupa, no? RDC and medium. Opo. Eh mahigpit po ngayon doon eh kaya hindi tayo makapunta ron. Pero ngayon sa presinto, malaya po tayo. Praise During God. ECQ, may pribilehiyo po tayo sa Panginoon na makapagbahagi din sa kanila ng ayuda. Yung ayuda na talagang hindi mauubos, yun nga po yung ating topic sa ating ano yung tubig at buhay. Diyan nga tayo ano eh kumuha ng inspirasyon sa ating programa Tinapay at Tubig ng Buhay. Pag napatunayan ko rin po Bishop kapag ang source mo talaga sa ginagawa mo ay ang Panginoon, kahit kailan hindi ka mauubusan. Kahit walang suporta na financial o imagine ano mo 400 na PDLs ang binibigyan natin ng pagkain. No? Kung titingnan mo po Bishop, napakaliit lang naman yung church natin pero kung saan-saan nakakarating yung ministeryo ng Panginoon ay talagang masasabi ko na hindi maliit na church yung ginagalawan natin. At iba-iba yung ginagamit ng Lord, no? Bigla na lang nagpapadala ng mga magagandang makuputing uwak. Amen. Special mention ko na rin po muna. O sige, batiin natin sila. Si unang-una si ano Pastor Michael Sani, Dakurin. Okay po, yung team leader Salamat. Natin, si Jail Mission. Si siya Pastor, po yung ating tagapanguna. Isa rin pong dating ano. Opo, mayores po siya sa Kuwerna. Ngayon, talagang maraming nahamon sa buhay mo, kapatid. Kaya salamat sa iyo. At syempre, yung ating buting pastor, si Pastor Jigs. Sparing Andito rin siya, o, si Pastor Jigs. No? Sila yung nag-partner sa Jail Mission team. Walang humpay yung kanyang suporta. Hanggat naniniwala po ako hanggat magkakasama kami sa gawain ito, hindi pagkukulangin ng Panginoon yung mga supporter natin. Amen. Na Kuya Ed Salientes. Kuya Ed ito, Salientes, ano na, tagapamahala na to ng mga gusali. Opo. Pangalawa, si Brother Ali, si Brother Bonbon, sino pa ba Bishop? Siyempre, si Pastor Donny Batitis. Pastor Donny. Siyempre, yung ating matinding pastor, si Pastor Dante. Dante, kung magkakaroon lang ng pagkakataon na mag-guest natin dito si Pastor Dante. Pwede natin siya dalhin gagawin dito. Gagawin natin ang paraan. Kaya lang, kailangan natin ng ano. At sa mga hindi ko pa po nabanggit, na mga nakasama natin sa gawain ng Panginoon, mabuhay po kayo. Huwag po kayong titigil dahil ang Diyos, kahit kailan, hindi rin titigil ng pagpapasagana sa atin at pagpapaunlad. At katulad po nito ngayon, hindi po siguro aksidente ito na akong unang nabiya na maimbita ni Bishop. Ang masasabi ko lang po, may iwanan ko lang po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig. Kung hanggang ngayon, hindi po natin alam yung sagot sa mga katanungan natin sa buhay patungkol sa katotohanan, magsimula po tayong alamin nyo, magsimula po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Wala po akong nakitang nabigo na nagpasa Diyos bandang huli ay nalugi.
Totoo yan, totoo yan. Ang sigurado po sa ngayon, meron po tayong pandemya, meron po tayong kinaharap na laban. Hindi lang po ang Pilipinas, maging ang buong mundo. Pero ito po yung tamang pagkakataon na makita natin kung paano nagliligtas ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Praise the Lord, no? Po, sa ating pagbubakas mamaya, i-highlights natin yung Word of God. Kasi ang ganda yung buhay mo, pasok na pasok sa ating Amen. Topic na nagkaroon ng values formation sa buhay mo. And then, mm-hmm. binago ng Diyos yung financial mo. At Amen. Ngayon, minamanage mo naman yung financial mo. Amen. So, mamaya po, wag po kayong aalis sa huling bahagi natin. Ay pakikinggan naman natin yung mensahe ng Panginoon, no? Na binasa natin mula sa salita ng Diyos. How to do great things for God. How to do great things for God. So, Amen. Isa pong awit na naman ang ating mapapakinggan. Siya po ay isang diva artist, pero Christian po siya. Kaya lumikap din po siya ng awiting makalangit. At ito po ang mapapakinggan nating awit mula po sa isang Christian na kontrata po ng diva. Ang pamagat po ng kanyang awiting ay You Are Here by Janine Tinioso. You Are Here by Janine Tinioso. Tunay po na narito ang Diyos sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Diyan lang po kayo at mga ka-broadcast, babalik po tayo uli. Oh, I know.
po uli, mga ka-broadcast. Naku, tapos na po ang ating oras. Napakaikli. Pero ang dami-dami namin pinag-usapan. At naniniwala po ako na kayo po ay napagpala. Pero bago po natin tapusin itong broadcast na ito, salamat po kay Kuya Jenel na pagbisita niya sa ating programa. At ako po'y naniniwala na hindi ito yung unang dalaw ni Kuya Jenel sa ating programa. At marami pa po tayong mapapakinggang mga patotoo na mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga tao. Tunay po yung pangako ng Panginoon na kapag siya ay ating natagpuan, tutuparin po niya lahat ng mga pinangako niya sa atin. Sabi nga po ng paborito nating talata, John 10:10, yung ikalawang bahagi, I have come to give you life and to have it more abundantly. Gusto pong tapusin sa pamagitan po ng isang maikling acrostic, how to do great things for God. Number one po, be open to God and prepare yourself for greater things to come. Kinakailangan po, open tayo sa Diyos. Be open to God and prepare yourself for greater things to come. Handa po ang Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay. Binanggit ko po kanina sa Daniel 11:32, those who know God, they will do great exploit for His glory. Pangalawang bagay po, letter E, excellently pray to God for greater things. Sabi ng Lord, anumang hilingin nyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko. Pangalawang mahalagang bagay po, excellently pray to God for greater things. Pangatlo, letter S po, seek to experience and do great things for God. Seek to experience and do great things for God. Sabi po ng teksto natin kanina, whatever you ask in my name, this I will do that the Father be glorified in the Son. Tandaan nyo po, gusto ng Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa atin. Maliwanag po yung pangako niya, Jeremiah 33 verse 3. Ano pong sabi doon? Call unto me and I will show you great and mighty things. And last po, letter T, trust God and work for greater things. Ulitin ko po, trust God and work for greater things. Ang unang hakbang po sa paggawa ng mga dakilang bagay ay sumampalataya at magtiwala sa Diyos. Bakit po? Kasi walang imposible sa Panginoon. Maraming pong salamat for joining with us sa ating ka-live broadcast. At kami po yung nag-aanyaya bukas uli po, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Marami po hong mga bagay na gagawin ng Diyos na mga kamangamangang sa ating mga buhay. Tuloy lang po ang pananampalataya sapagkat habang buhay, may pag-asa. Katulad po ng pangako ng Diyos sa aking paboritong talata, Psalm 34 verse 10, even young lions suffer lack and hunger, but those who seek God, they will never lack of good things. To God be all the glory. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa atin sa loob ng mga oras na ito at naniniwala po kami na sa Diyos, walang imposible. With God, all things are possible. Magandang hapon po. To God be the glory.